nandito tayo ngayon sa iba ng Apu, kung saan binabalik-balikan ng mga customers nila. So bakit kaya? Ayan, ang sekreto, kasama natin si Nanay Vilma na siyang magluluto sa atin ngayon ng mga putahe dito sa iba ng Apu, lalong-lalo na ngayon. Tag-ulan, masarap kumain ng mga sabaw. Kaya naman, samahan nyo kami ngayong bagong episode ng Document Era Feature Store. Sindigang na yan po. Nay Vilma, matanong ko lang, kailan kayo nag-start magluto ng mga lutong bahay? Siguro mga ano ako, mga 21. Kasi dati ano, nagtitinda-tinda muna ako ng gulay. Tapos nung nag-ano kami sa karinderiya ng mga siron, kinuha nila ako magluto. Kaya yun, nag-umpisa na dun. Nagluluto na ako hanggang ngayon. Opo, Nay, ba't kayo naiiyak? Ay, ewan ko ba, bakit ako? Hindi naman po si Buyas yung inihiway. Oo, siguro ganun na lang ako kasi ano ako. Pero sa totoo lang anak, yung ganyan na, mahilig ako magluto. Kahit nga sa bahay ng anak ko, hindi, pag hindi ako nagluto, hindi sila kumakain. Kaya, kung wala ako, kung malis man ako mag-apon, nakaluto na yung pagkain nila. Alagang-alaga talaga, no? So, ano naman yung mga best recipe na niluluto niya sa mga anak niyo, Nay? Ang paborito ng anak ko, ano eh, sabagay, ang paborito talaga nila yung sinigang, kalgareta, ganun. Lalo na ngayon, may nag-order sa akin ng mga kalgareta. Sabi daw nila, hindi daw makuha yung lasa ng kalgareta ko. Kaya yun, sabi ko nga sa anak ko, bilagay natin sa menu natin yung kalgareta. Oh, yun, kaya ngayon, ewan ko kung patok sa kanila, pero yung nag-order sa akin, patok. Nay, ba't kayo naiiyak? Alam mo ba, pag wala ko linuluto, umiiyak ako talaga. So, parang libangan nyo na talaga ito? Oo, totoo. Alam mo, kapag wala na yung laman ng rep ko, sabi ko sa anak ko, ate, wala na laman yung rep natin, mamamalimpin. O, sige, sabi naman niya. Kaya, yun, ang lagi ko linuto. Pero yung apo ko, yung paborito nun, ano, puro tusino yun. Pero sila may sabaw. Ano naman po yung paboritong niluluto nyo ng mga, or paboritong niluluto nyo ng mga anak nyo? Yung nga, sinigang. Sinigang. Mm-hmm. Tapos okay. Linaga. Tamang-tama ngayon, Nay, magluluto tayo ng sinigang, sinigang nyo. Ayan. So, ano po yung una nating ginagawa? Ano, yung ano, sinigang, gigisa ka muna siya ng bawang. Ihiwain muna yung bawang, sibuyas. Then, pre-prepare natin ito. Para may ano lang siya. Oh, sinigita ko siya. Para maalis din yung lansa ng baboy. Yung mga iba pa nga, nilalagyan ng luya. For sa atin, baboy. Lagyan na natin ito ng tubig. Ilang minuto naman po siyang kapag papakulo? Kapag pumulo siya, di ba? Ilang minuto na. Kapag pumulo siya, naklagay na natin yung gulay. Okay. Sinigang. Sa lahat po ng mga niluluto niyong ulam, ano po yung mga pinakapaborito niyo? Sinigang. Sinigang po talaga. Sinigang yung umay sa bawo. Mm-hmm. Lalo na yung... Anong meron dito sa sinigang nyo? Bakit paborito nyo rin po? Eh siguro anak ko, malasa. Tapos sa asin. Doon sila nangang sa asin. Kayo po, sinigang din po yung paborito nyo. Lalo pag umuulan, masarap ang sinigang. Kahit hindi umuulan, masarap talaga ang sinigang. Tapos mainit yung kanin. Oo, talaga tutuyan na natin. Iba pa rin talaga yung may sabaw sa pagkain. Tama. Nakakaano siya eh, nakakaganang kumain. Lalo pag may sili. Hindi natin yung gulay niya. Ano po yung mga ilalagay niyong gulay sa sinigang niyo? Ito, pusong saging, tapos kangkong, saka yung tawag nito, labanos, saka isang ano to, kamatis, saka sili. Okay. And at saka itong noy ng
pang asin. Asin. Yan. Yan natin yung kalahati ng siguro nito kasi malapit. Malapit kasi yung pero mas masarap yung maasin. Nay, paano kayo natutong magluto? Siguro buwat nung nag-asawa ako na. Siyempre pag may pamilya ka na, hindi pwedeng hindi ka magluluto. Kaya nung nagkapamilya na ako, yun na, nag-upisa na ako magluto. Hanggang nagano na ako, nagtitinda ako sa bahay namin ng lutong ulam. Nagano na ako ng pusong saging. Mas maganda yung may marami kang maluluto. Kumbaga parang libangan nyo na rin po. Mabilis ako magluto. Kung sa ano lang yan, sila yung mabilis ako magluto. Tapos lagyan na natin yung ano natin, labanos. Iiwain ko muna yung labanos. Tapos lagyan na natin. Anong lasa na yun? Sarap, maasim. Okay na rin yung ano, hindi naman kasi maganda yung mahalat. Kasi pag mahalat, wala nang remedyo. Pero ito, pwede ka magpatis, kaya bagok. Kapag naamoy ko na po yung inuluto ko, luto na, kahit hindi ko natikman, okay na siya. Para magano. Yummy. Ito na po yung ating sinigang na masarap, na maasim. Ano naman po yung next na iluluto natin? Ang next na iluluto natin ay linagang bulalo. Bulalo. Lagyan na natin ng sibuyas. Lagyan natin ng paminta. Paminta. Asin. Ito na po niya ng tapos ng napakulo. Lagyan na natin yung baka. Nay Bilma, ano naman yung special dito sa bulalo nyo? Sa bulalo, alam mo ang ano dyan, ang nagdadala rin dyan yung paminta. Paminta. Kapag walang kulang yung paminta, hindi masarap ang bulalo. Mas gusto nyo marami? Oo. Ako mas gusto ko yung marami. Yung ano lang, likes lang. Pero mas masarap talaga yung may paminta talaga. Para kasi naalis yung lansa ng lalo na yung baka. Naalis yung ano, yung lansa. Patatas. Para pag pumulo, luto na rin siya. Beans. Ang palasa rin ito sa ano. Ngayon nung nagluluto ka sa kantin, ano yung mga hindi mo makakalimutan na nangyari sa'yo nun? Yun nga, yung lagi ako nakakaso. Pero sabi ng mga customer namin na daw, masarap nga daw. Kaya bumabalik din sila. So sa kabila ng mga pasong yun, di ba? May sarap na natitikman yung mga customers. Oo, yun ang lagi po na ano, yung
hindi ko minsan nga pumutok yung dito ko eh. Ano pong nangyari sa inyo naman? Yung napasok ko sa Lichon Kawali. And then, ang buti naman na ano naman, gumaling naman siya agad. Pero kahit na napasok ako, sige pa rin ako sa pagluluto. Hindi po kayo tumigil. Bakit po? Ano po yung reason nyo? Bakit hanggang ngayon na syempre yung mga anak nyo po meron ng sarili-sariling pamilya na rin. Ano po yung reason nyo? Bakit para, hindi pa rin po kayo tumigil? Para ma-share ko na lang sa mga na nakakakain sa pagluluto namin. Diba? Para ma-share ko kung masarap ba o hindi. Kung patok sa kanila. Etong iba ng apo, ano po yung ibig sabihin ng iba ng apo? Iba ng apo, ito kasi yung dati kasi mayroon kasi yung nanay ko kasi nakano sa iba. Tapos yung apo naman yung si apo yung ano ni madam yung Papa Jesus niya. Ah, okay. So ibig sabihin parang bahay ni Lola, parang oo, 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 pinagsama ni madam yung ano, yung pangalan na ano. Bakit po yung mga nilaga or bulalo may mga sago? Eh pang ano naman ito, pang palasa rin naman ng mga gulay nila nako. Alam mo kapag may sago yan, matamis. Matamis yung dinaga. Masarap siya. Lagyan na natin yung ano lang mo. Ito rin naman yung sikreto rin ito, mapaminta tapos na sibuyas. Ang bulalo. Ayun. Ano na rin ang bitin. Eto, tapos na yung linagang bulalo natin. Ito po, matitikman. Gusto niyo pong matikim ng sinigang na baboy dito po sa iba ng apo. Dito po sa Matatalay, Dilac City. Ito po, masarap siya, maasim. Okay lang ang lasa niya. Sana patok po sa inyo. So, natapos ng iluto ni Nanay Vilma itong kanyang sinigang and bulalo. Bulalo. So, time to ano naman, to taste naman itong mga to. Man natin kung gaano nga ba kasarap itong mga putahe. Mga putahe ni Nanay Vilma. So, may kutsara dito. Yan, sinigang. Yan, sinigang. Ate, tuturan niya naman. Nahihirapan siya. Yan, meron naman. Oo. Sa bulalo naman, tikman natin. Mm. Ang sarap. Lasang-lasa yung ano, yung baka. Oo, paminta, alo. Basta ang sarap. Galing talaga ni Nanay Vilma. Ayun guys, so sana nagustuhan niyo to episode na to. Bye! Punta po kayo dito. Yes, iba ng apo.